At dahil holiday ngayon, dalawang video po ang ating i-upload sa araw na ito. Kung hindi niyo pa napapanood yung unang video po, is sana mapanood nyo. Lahat ng mga video ko po ay makikita nyo po sa description box. So, ang video po ngayon is the 4 things you must have as an accounting student. So, ang una po is sense of responsibility. Bakit po sense of responsibility? Kasi dito po, malaking bagay po talaga ang pagiging accounting student. Kasi, pag pinasok nyo po ito, dapat nakahanda kayong magbasa, mag-alat ng effort. Kasi, kung may kakilala man kayong accounting student, or kung mag-search po kayo, makikita nyo po, sobrang dami po ng aaralin. Sobrang dami ng libro, sobrang dami po talaga ng scope ng aaralin. Mula sa basic accounting, tapos naging practical account, naging financial accounting, corporation, tapos naging cost, mass, hanggang sa naging auditing, sa tax, ganun po. So, pataas ng pataas po yung year level nyo, padami din po ang aaralin nyo. Tsaka mas dadami din po yung major subjects nyo. Kasi ganun po talaga. Tapos, i-plus mo pa yung sa minor subjects nyo. Kaya sobrang dami po talaga. Kaya, pag naisip nyo po mag-accounting student, dapat, alam nyo na po sa sarili nyo, dapat magkaroon po kayo ng sense of responsibility. Hindi yung, sige, go! Papasok tayo dito kasi feel natin thrill na thrill to. Dapat papasok natin. Kahit naman na-apply naman po ito sa kahit anong courses na naisip nyo. Parang ang naisip nyo, sige, kaya naman yan, ganun. Pero wala kayong sense of responsibility na panindigan yun. Parang kung mahirapan kayo, doon na kayo susuko, doon na kayo mag-shift. Pag nag-shift kayo, sayang naman yung time, effort, tsaka pera na pinagastos na, tsaka yung pinag-aral ng mga mahal nyo sa buhay. Kaya, pag papasok po talaga kayo, lalo sa accounting, magkaroon kayo ng sense of responsibility. Okay? So, ang pangalawa natin is self-discipline. Kaya po self-discipline po ito, kasi limited lang po yung time. Sasabihin ng prof nyo ngayon, o sige, quiz tayo. Chapter 1 to 4. O po, ganun talaga minsan. Tapos, hindi lang naman isang major subjects mo. Minsan nga dati, nagkaroon kami ng nag-quiz sa FinAct, nag-quiz din sa law. O po, may law din ito. Madaming ano din po sa law ito. Kaya, as in, mawiwindang ka pag hindi ka nagkaroon ng self-discipline. Lalo na kung may mga paborito kayong panoorin na biglang, lalabas ngayon, episode 1. Tapos bigla nyo nang marirealize. Sige, isa lang episode 1. Tapos hanggang naging episode 13, nabot na kayo ng madaling araw. Wala pa din kayo naaaral. Kaya kalaunan, nagiging sa kinabukasan, bagsak kayo. Kaya dito sa accounting talaga, dapat magkaroon po kayo ng self-discipline. Yun po yung nawawala sa ibang karamihan ng mga estudyante. Ganun eh. Kasi hindi natin nababalance yung paggamit ng social media, pag nag-aaral na tayo. Kaya, ayun, yung kontra talaga natin sa pag-aaral, mismo sarili natin. Yung pangatlo po is big effort and positive thinking. Kasi, dito po talaga, hindi nyo, minsan, swerte na lang talaga pag perfect kayo. Hindi. Nung sa high school, kunwari, nag-top kayo. Marami po ang naging kaklase. Valedictorian, salutatorian, honorable mention, ganun. Pero ang nangyari, wala, bagsak pa din. Kaya sabihin yung super talino nyo nung high school, nung iba nga nakapasa na nga ng bookkeeping, pero ang nangyari nung nag-i-exam kami, zero din. Oh guys, nasi-zero kami. Sinasabi pa nga ng prof namin, anong klaseng ano yun, nagkaaroon ng binary number, 1-0. Ano to, sasabihin pa niya, programming to? Oo, talaga, 1-0. Kasi, sobrang dami po talaga niya aral. Kaya kailangan ihanda niyo na yung sarili niyo. Tapos magkaroon po kayo ng effort kasi sobrang kakapal ng mga libro ng sa accountancy. Tapos, ang nangyayari pa, pag bumagsak kayo, meron kami madami akong classmate. Kunwari, nag-uumpisa kami ng 60 plus. Tapos, kalaunan, ang nakaka-graduate lang, 18, 15. Kasi, minsan, parang naiisip na natin na, ayoko na, ang hirap, ayoko na, sobra. Tapos mababasa mo pa yung actual board exam, out of 15,000, ang lalabas ng 2,000. Tapos feeling mo bagsak pa yung kakilala yung magna cum laude, sama cum laude, hindi ka ba matatakot? Siyempre, matatakot ka. Kaya ako naman sa sarili ko na talaga natakot ako. Kaya
kung ano yung, mayroon pa akong mga video doon, kung gusto niyo pa akong makilala, kung paano ako natakot. Seryoso guys, nandun din na sa description box kung anong ginawa ko noon, natakot ako, nang panghinaan ako ng loob. Dun din, kaya dapat, parang ano talaga, kasi mismo ako nasa sa sarili ko, naranasan ko rin to guys. Kaya before kayo pumasok sa pagiging accounting student, dapat matatag na yung loob nyo. Dapat go lang na go, positive thinking lang, kahit na bagsak ka ngayon, okay lang yan. Babagsak ka rin ngayon. Yung iba nga, bumagsak ngayon, sila pa yung nakapasa sa CPA. Kaya go lang na go, fight lang ng fight. Tapos yung last po natin is, dapat yung panghandaan is money. Oo, totoo, money. Kasi kailangan po talaga mag-invest, lalo na sa mga books natin. Nag-i-invest po talaga tayo. Sobrang, sobrang laki ng scope ng accounting, mula sa taxation, mula sa auditing, mula sa practical accounting, hanggang sa textbook, MacBook, MacExam, ganun. Yung iba nga, habang nag-aaral pa sila, nagre-review na sila. Kasi sobrang pinaghahandaan po yung accounting CPA board exam. Kasi lalo na ngayon, pahirap na ng pahirap. Konti na lang yung nakakabasa. Kaya ito na talaga natin sa isip natin na kailangan mag-invest din po tayo sa mga books, sa materials, mapa-online man, mapa-hard copy. Kasi need po natin yun. Hindi sa dahil parang, okay lang yan, ganyan. Hindi. Kailangan po talaga natin lumasos. Lahat naman tayo, kahit na sa pagkahanap, kahit na nga sa mga pinag-aluho natin, nagagastusan natin, lalo naman yung sa pag-aaral natin. So, i-summarize mo natin yung tips po or things na dapat meron kayo. Una po, sense of responsibility. Dapat magkaroon ka ng responsable kayo pag pumasok na po kayo sa kursong ito. Ang pangalawa is self-discipline. Kasi, limited time lang talaga sa sobrang dami. Kailangan talaga disiplina ka rin at responsable ka sa sarili mo. Pangatlo is effort and positive thinking. Kahit bumagsak ka man ng ilang bagsak ka ng bagsak, makatres ka man, makasimko ka man, go lang ng go guys. Kasi ganun naman talaga eh. Mas meron nga ako nabasa nun eh. Sa English yun eh. Basta ang thought nun is okay lang na bumagsak, na naka-forward, nakapag-forward ka. Kaysa hindi ka nga bumagsak, pero nandun ka lang din sa pinatatayuan mo. Parang wala kang improvement, walang nangyayari sa buhay mo. Kaya okay lang yung bumagsak, at least may nangyayari. Tsaka yung pagbagsak naman is, marami na ako namang lesson na natutunan. Katulad din, ina-apply ko rin naman sa sarili ko. Kahit naman yung mga nag-top 1 sa board exam, sila din, marami, before nila nakuha yung kung paano nila narating yung position nila ngayon, marami din naman silang pinagdaanan. Hindi naman yung parang, nagtapuan siya, o hindi siya nag-aral. Hindi, totoo yun guys. Sobrang nag-effort siya, kaya siya nakapasa. Tapos yung last po natin is yung sa money. Opo, kailangan na talagang paghandaan natin yun. Yung iba nga nag-working student na uma-apply ng scholarship. Saka marami naman scholarship guys, kaya okay lang yun. Kailangan talagang mag-effort natin. Tsaka ginusto po natin ito. Tsaka pag gusto naman, di ba, maraming dahilan. Tama ba? Pag gusto, maraming paraan. Kaya yun guys, yun po ang 4 things must you have as an accounting student. Suggest ko lang din ito, at sa disclaimer po, ito po ay opinion ko lang, di ba? Opinion ko lang din po ito as an accounting student po. Kung may natutunan kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Tsaka po, may ibang video din po akong na-tackle na. Kung gusto nyo rin pong panoorin, naka-attach din po siya sa description po sa baba. So, huwag po kalimutan din mag-subscribe kung gusto nyo rin pong updated po sa mga video po. So, yun lang. Thank you!